Hi, welcome back to my channel. I'm Madja, and so for today's video, i-open or i-unbox natin itong Plantronics 628 na headset. And yes, nabili ko lang to sa carousel. Ito, ngayong araw ko lang siya na-received. And yung amount na binayaran ko for this one is 2,900 pesos, which is yung 260 pesos dun is for shipping fee. Tapos yung natira ng price is yun na yung price mismo nitong Plantronics 628 na to. Also, this video is not in collaboration with anyone or sponsored by any brand. So, ayun, pinili ko tong headset na to kasi natry ko na siya nung nag-work ako sa office mismo kasi yung coach ko dun, ito yung ginagamit niya. And so far, nagustuhan ko to sa aking tenga na nakalagay kasi yung sound niya or yung nare-receive ko audio gamit tong ganitong headset is super okay, as well as the yung voice ko doon sa recording or doon sa pag-transmit to the customer na nakausap ko. So, mas bet ko talaga tong gamitin kaysa sa Logitech H390. So, ayun, kakakuha ko lang. So, mag-unbox na tayo nitong Plantronics 628 na to. Anyway, you might hear any background noises. Nandito ko sa bahay, andito lang ako sa kusina to be exact. So, pasensya na kayo sa background and all that. So, ayan. Ganito yung itsura niya mismo. And yun na yung headset. Hindi pa siya na-open. So, yung specifications nito ay speaker driver size 32mm in diameter. Tapos, speaker frequency response is 20Hz to 20kHz. Tapos, yung microphone frequency is response 100Hz to 10kHz. High fidelity 24-bit stereo is 24kHz sampling rate. So, it also has digital signal processing. Marami din siyang mga claims, and yung cable nito is 6.5 feet or 2 meters, and compatibility with Mac, Windows, and USB. So, plug and play lang siya, and then it is USB headset. So, meron din siyang 2-year limited warranty and 1-year limited warranty on plantronics.com/warranty. So, ito yung nakalagay sa likod niya, guys. And yung informations. And nandito yung binasa kong specifications. So, let's see. Ito yung pinaka-ginusto kong makuhang headset kasi ito yung pinaka-nire-recommend din nila or nung ibang napapanood ko sa YouTube na headset for home-based job or kung mag- sa ESL or mag-English online teacher ka man sa Akadsoc, 51 Talk or any other English teaching online. Pero ayun, kinuha ko to kasi ito yung isa sa pinaka requirement kung gusto mo or kung mag-i-start yung mag-online or mag-home-based job. So yan, kailangan kasi nila yung may noise cancelling, kaya ayun, ito din yung pinaka-nire-recommend nila sa part na yun. So, ito din yung kinuha ko. So, dito ko siya ino-open sa likod. Sandali. Ayun, malalaman mong sealed at hindi pa siya na-open sa side na yan kasi ang hirap niya pang itanggal. Ayun, tapos meron din dito sa side. So, yan yung sealed niya. Sa situation natin ngayon, importante na makuha niyo yung mga sealed items para sure kayo na walang germs na napunta sa mga bagay nito kasi ito especially headset siya, ikaw yung gagamit and tatapat mo sa mukha mo or sa bibig mo itong mouthpiece. So, kailangan hindi siya nahawakan ng iba para sure tayo na safe. And then, ito lang yung pinaglagyan niya mismo, walang masyadong eme. So, pwede to sa PC and Mac or yung desktop na setup or itong laptop. Yes, tapos iChat, Skype, Windows Live, and you can also call answer on Skype for Windows. So, yon. May nabasa ko ng lahat ng informations na nandoon sa kanyang paper. So, ngayon, tanggalin na natin siya dito. Medyo pricey siya sa panahon ngayon kasi in demand din siya. Work at home na yung iba. So, yan. Ito na yung headset mismo. Later on, ko na lang siya i-discuss. So, ito na muna ngayon. Meron siyang ganitong nakalagay. I think ito yung manuals and warranty siguro. So, Plantronics.
MMA, ayan. So, audio, ah, okay. Ito yung warranty card. Ayan. Tapos, ito naman, safety operational information. Ayan. Ito yung isang paper na nakalagay sa kanya. Ayan. And, let's see. Ayan. Ito naman, siguro yung instruction. Kasi nakalagay dito, get talking in seconds. So, ayan. Ayan mga nakalagay. So, take call and call volume up. So, in-explain lang dito sa card na to kung ano yung uses nitong part na to, or pinapaliwanag dito yung uses na to. Hindi na bago sa akin yung uses ng mga ganito kasi nag-work na ako sa as a call center agent, so alam ko na yung informations na yan. Lastly, Industry Canada Regulation, Chinese Plantronics Australia Limited Warranty. Okay, so kailangan din to, ayan, limited warranty if in case na mag-warranty check ka or i-mag-claim ka ng warranty. So, yan. Importante na itabi natin yung mga ganitong bagay kasi malay nyo, if something happens, makapag-file pa kayo ng warranty, they might send you a replacement or try to help you kung ano yung issue sa device or dun sa headset na gamit mo. Ano ba? So, ngayon, let's go into the headset. Ayan, ito yung headset mismo. Kapag hindi pa siya na-open or kapag hindi pa siya nagalaw, ayan yung itsura niya. Yung USB niya nakalagay pa or meron pa na itong seal. Ayan, tapos, sandali lang. And ito yung controller. Answer call, add volume, less volume, tapos mute. Ito yung pinaka important or pinakailangan kapag nagko-call ka kasi mag-answer ka ng call dito, mag-end ka ng call dito, mute, and so. Kailangan to, kailangan laging merong controller or ganito. Tapos, ito na yung gusto ko sa kanya, which is itong sa ears mismo, ayan, tsaka itong sa voice or yung mic mismo kasi ang kiniklaim nito is noise cancelling din. Pero nabasa ko yung review or yung ibang feedbacks nila sa YouTube na hindi talaga siya ganun ka noise cancelling. Kung maingay yung background, maririnig pa rin pero hindi na siya ganun kalakas. Let's say 30 to 40% na lang yung lakas ng ingay sa background. And eto, okay na rin naman siguro yun kasi kung gabi ka naman mag-work, wala naman siguro masyadong maingay na manok or aso. So, ayun. And eto, matagal sabi ko sa inyo, matagal ko na yun siyang nagagamit. Kaya, alam ko na comfortable to sa akin. Like, ayan. Namiss ko na yung call. Oh, so, ayan yung itsura niya sa akin kung mag-take ako ng calls. Like, comfortable naman siya kahit papano dito sa head area. Ayan, tapos sa ears area, pati yung mic. And, kapag nagko-calls ako before, nagagalit sa akin or sinasabihan ako ng customer ko na naririnig ko yung paghinga mo in English, syempre. Tapos, ayun, that part, hindi gaanong gusto ng mga customer kasi parang mas naririnig na lang nila yung paghinga mo, hindi na yung sinasabi mo. So, importante na medyo malayo din siya. Kaya, ito din yung pinili ko kasi andyan na siya, hindi na siya hindi na siya mag-i-stretch para malapit siya ganito, para marinig ka masyado. Kasi, yung voice nito mismo, ayun, okay na okay din siya. So, meron akong laptop dito sa harap ko. Ito, try natin mag-record. And, tatanggalin ko na siya dito, guys. Mandali lang. Para alam nyo na bago lang tong item na ina-unbox natin. So, ayan. USB type lang siya. Ligo dito. And laptop yung gamit ko, guys. Long PC setup dito. Try natin mag-voice record dito. Dito sa laptop, may kita mo yung settings na kung saan pwede mong i-add up or taasan yung volume or babaan yung volume. Bawasan, dagdagan volume, gano'n. Pati na rin sa microphone, pwede mong i-set up whether yung stereo mix or yung Plantronics. So, yeah. Hindi ko mapapakita sa inyo yung sound recording na itong Plantronics na to kasi hindi ako nag-edit sa laptop, guys. Phone lang yung ginagamit ko and hindi ko siya masisend. So, let me just
let me try na lang din. Pero as of the moment, yun pa lang yung ipoprovide ko sa inyo information kasi yun pa lang yung alam ko. So, hindi talaga ako makahanap nito sa Shopee at Lazada. Kung meron man sa Shopee, sobrang mahal. Like, 2,900 or umabot ng 3,000 plus shipping fee pa. So, aabot pa siya ng 3,200. So, hindi na rin talaga. And those preferred shops sa Shopee ay walang shipping option or walang courier. So, hindi din talaga sila nag-ship. So, ayun. But, by the way, ilalagay ko na lang sa description box yung link ng item na to para makita nyo din. So, that is it for this video. Thank you so much for watching. Don't forget to like this video, subscribe to my channel, and follow me on all my social media handles at @majoancheta_ para ma-notify kayo in case mag-upload ako ng panibagong video. Bye-bye for now!